Alright, what's up mga bro? Bagong motor. Bagong motor tayo. Honda Click 125i. Medyo nag-research na tayo kasi bagong motor natin eh. Number one problem daw or number one issue ng Honda Click, mabilis daw mag-dragging. Dragging agad. Siyempre, medyo nag-research tayo. May nakita tayo sa tropa na ano, solusyon. Kung paano paano solusyonan yung mabilis mag-dragging. Kasi yung Honda Beat ko, ano eh. Una ko nilinisan pang gilid noon, 10,000 kilometers eh, never ako nag-dragging. Sa Click daw, mabilis daw, mga 1,000, 2,000, nag-dragging na agad. 4,000, depende siguro sa kung gaano kagabok yung dinadaanan nyo, no? O ano ba yung dragging? Yung dragging yung ano, pag yung low speed ka, yung arangkada ka, galing kang stop, parang kumakadyot o parang may dumudulas yung lining yon, dumudulas siya sa bell, hindi siya kumakapit, kaya parang nag parang ano yung under parang nag parang ganun yung dragging. Yan yung dragging, hindi siya yung vibration na normal dragging, parang kumakadyot, parang tumatalon-talon yung motor mo bago umarangkada. Sa maramdaman mo lang yun, 5 to 10 kilometers per hour, ganun. Nawala na yun, nakadire-diretso na kasi kapit na yung lining. Nagbigay ka na ng gas eh. Kumbaga, sinilinyador mo na. Ayun nga, may ginawa tayong ano, technique para mas malesen yung chances na mag-dragging ka agad. Yung bagong Click natin, bago pa lang to, 116 pa lang ang tinatakbo. Ayan, meron namang RCR na tsaka ano tsaka temporary plate, nagpagawa na ako, kaya may lalabas ko na to. Okay na, all good na. Ayan, pakita ko muna sa inyo yung ano process, kung ano ba yung ginawa ko ano. Quick tip sa mga ano, Honda Click users, no. Mga nagdo-dragging kahit bago yung unit. Ano, gagawin tayo ngayon. Try natin solusyunan 'yon para hindi na mag-dragging 'to. Bagong-bago, dragging agad. Kasi muna natin 'to, tong cover. Tatlong Allen bolt. 5mm Allen key. Tapos tanggalin din natin to. Ito yung nagkakos ng dragging ng Click pag kahit bago pa lang ano. Mabilis dumumi yung ano niya, yung loob ng CVT. Pag pumupunta sa bell, sa lining, yung mga dumi, yung mga buhangin, gabok. Kaya siya nagda-dragging. Na kahit bago pa lang, ito yung sinidragging agad. Ito yun. Ito yung itong butas na to. Dito yan, di ba? Ang butas na yan, papasok yan dito. Ayan o, ayan o. Gawin natin. Ayan, dito. Papasok siya dito. Mga gabok. Tapos, itong butas na to, itong malaking to, nakakover yan dito. Kaya pumapasok yung mga gabok dun sa loob. Ito, drive face. Pumapasok yan sa loob ng CVT natin. Kaya mabilis yan dumumi. Yung kaya siya nagda-dragging. Ngayon, ang gagawin natin, itong butas na to, yan, ito. Ito yung papasok eh, hangin. Pababa. Pasok sa CVT. Lagyan natin niya ng foam para masasala niya yung mga gabok, mga alikabok, no? Para walang dragging. Hindi mabilis dumumi yung loob. Kasi dumi talaga na kapag, ano eh, madalas na cause ng dragging. Kortehan ko muna to. Kahit anong foam, pwedeng yung foam ng pang ano, pang hugas ng plato. Ito mas maganda-ganda, kulay black. Ano. Kortehan ko muna, balikan ko kayo. Ayan, nakagawa na ako ng ano, foam. Bale, ito yung itsura nya. Trace nyo lang yan dito. Nandito ko tinrace eh. Kunin nyo lang yung korte nito. Ayan.
yan. Kahit makapal lang konti. Siyempre natin lagay dito. Yan. Nalagay na yun dyan. Pwede natin balik. Dito. Yan. Covered na yung ano. Higupan ng hangin. Yan. So, masasala na niya yung mga gabok. Hindi na rektang papasok dito. CBT natin. Ayan, balik na natin. Ayan o. Hindi madudumihan yung CBT. So, hindi na magdadragging agad. Kasi may sumasala na. Siguro, every month, linisan nyo mga dumi. Ayan. So, nakita ko to kay, ano, kay Jexter sa tropang vlogger din. Si Road Ranger. Yan, check niyo yung channel niya. Pinakita niya to sa ano, eh, vlog niya ng CBT cleaning. Ang maganda mga content noon, tropa 'yon. Ang naging matututunan. Ano, on-the-click kasi siya. Kaya naisip ko na gawa ng vlog to para ma-share natin. Para yung mong sakit ng click na laging dragging agad kahit bago. Siguro masusolusyon na ito. Pakita ko yung clip nung ano niya. Unang bukas niya nung wala pang ganito. And yan guys, nakalas na natin and let's examine after ng 6,000 kilometers sir, nung abay mga nangyari dito. Gano'n siya kadumi. As you can see, meron ng build up dito. Then dito, then sa mga gilid-gilid ng fins na yan. Kadumi na. Kahit dito yan, meron na. Diba? As usual, na-experience ko din yung na-experience nyo, which is yung dragging. Talagang normal yan sa scooter, pero malakas talaga dragging ng click. Panginginig. Yan nga baka dumi to. Tingnan natin na. Yan, malinis pa yan. Nasa natin. Malinis ha. Yan. Ah, kita nyo yan? Kita nyo to? Kita nyo yan? Para make up, diba? Ang dami. Yan, nakita nyo kung gaano kadumi. Parang ano siya talaga, yung mga gabok buhangin. As yung pangalawang bukas niya, meron na nito. Nilagyan na niya. Ito na may itsura nung loob ng CVT niya. Okay, nabaktas na natin siya. At ito yung dumi. So as you can see, talagang madumi na siya. Actually, malinis pa nga ito para sa iba eh. Ito kasi naalagaan ko talaga ito sa maintenance dito. Sa CVT niya. Tignan nyo ha. Pakamayin ko. Ito ho ang number one cause of dragging. Kaya dapat linisan siya at 5,000 kilometers. Although nito is nasa 11,500. Compare nyo. Ito lang ginawa ko. Foam lang. M3, meron yan. Meron silang foam dyan. Nakaharang. Aerox, meron. NMAX, meron. Ewan ko bakit. Itong Honda Click, wala. Gumawa ko ng paraan. At ito yun. Simple lang. Ganyan lang siya. You can see yan. Napakasimple. Laki na matitipid nyo. Yan, kung napansin nyo, ano na siya? Mga carbon deposits na galing sa belt. Yun na yung mga dumi. So, nasala na nito yung ano, yung mga gabok, yung mga buhangin. Yan. Kaya, mas hindi na siya nagdadragging. Ano. Pero magdadragging ka pa rin pag madumi na yung ano. Yung, kaya kailangan linisan mo din yung CVT mo. Lining at belt, yan, dumudumi yan. Marami pa ibang cause ng dragging, pero ito yung number one na mas pinaka okay na gawin sa mga bagong Honda Click kasi wala talaga siyang filter eh. Kaya hindi na ano yung mga gabok yan, dumidiretso sa CVT kagad. Mga ibang motor kasi meron sa CVT cover merong filter yung mga pasukan ng hangin, sa Honda Click wala, kaya nilagyan natin. Thank you.
ayos na. Siguro observe na lang natin, no. First 5,000 kilometers. Ani check natin kung wala ba siyang mga gabok. Nakita naman natin ang difference ng gabok sa carbon deposits ng ano nung galing sa belt, no. Check na lang ulit natin. Yan, nakita niyo na yung process kung paano yung ginawa ko, no. Nilagyan natin ano, ang DIY filter ng CVT cover para mas malesen yung pagpasok ng ano, halikabok. Ibang motor nga meron yan. Kasi yung kay Erwin eh, yung MSI niya, yung CVT cover niya merong ano eh, foam na filter. So, parang doon din yung pwesto sa may drive face. Tapos parang sasala yung mga gabok. Yun, alam naman natin yung difference ng halikabok sa ano eh, sa carbon deposits na galing sa belt. Kulay black kasi yung paggaling sa belt eh. Ayo, salamat bro Jexter sa idea. Ay, ito lang sa vlog mo eh. Eh wala pa ako nakikita nito eh, na nag-vlog nito, ikaw pa lang. I-share natin to. Malaking tulong to kung ano, kung sakali talaga na ano. Pero ma-check naman natin yan eh, kung effective talaga. Check na lang natin after 5,000 kilometers, no. Buksan natin panggilin nito, linisan natin. Tapos ano, yun, tingnan natin kung gabok siya o carbon deposits. Tapos syempre, sasabihin ko kayo kung nakaranas ba ako ng dragging sa 5,000 kilometers na tinakbo ng motor. Yun. Yan, 100 kilometers pa lang nakatakbo nito, 120. Medyo matagal-tagal pa. Pero ito naman na gagamitin natin na pang vlog. Retire na muna si Beat. Bago na tayong pagkakabala ng motor, no. Halos same pa rin naman yan. Halos parehas na kasi ang Honda Beat at ano eh, Honda Click, ano. Kanya, update ko na lang kayo, no. Pag 5,000 kilometers. Siguro, gawa ko ng vlog ng CVT cleaning. Spite ako sa inyo kung effective ba yung ginawa natin. Napakita ko muna sa inyo si Honda Click. Yan, bagong-bago eh. Formado na. Yan, abangan nyo yung vlog nito. Naked handlebar conversion. Siguro mga within 2 weeks, ma-upload ko na. Ligo tayo dito, muna tayo sa may Petron. Para mapakita ko sa inyo. Kapo na lumabas ako sa CR nito eh. Pinagawa ko kagad ng ano, ng temporary plate. Actually, ini-email lang sa akin yung PDF ng copy ng ano, ORCR. Wala ko pa yung original. Kino-copy na print ko na lang. Ayun, nailabas na namin to kahapon eh. Ginawa namin tong mask kahapon sa Arayat. Yan yung pina-repaint ko. Yung sinasabi ko sa inyo ng last vlog ko kayo on the beat, na may papa-repaint ako na pyesa. Yan yun. Napakita ko sa inyo. Punta ko na tayo dito. Ang lakas nito. Kahit malakas ang hangin, nakakagawa 100 eh. Tuli, no? Kayang-kaya niya. Lapang yukuan. Sobrang lakas ng hangin ngayon, ha? Yung tayo sa Petron, nalapit na. Pakita ko sa inyo. Yan, Honda Click natin. Honda Click 125i. Bago lang, no? Yan, may pinagawa ko ng temporary plate. Yan, sana hindi ka na mag-dragging, no? Ano? Formado na, no? Kaya mag-alala, may vlog yan lahat. Lahat ng upgrades ko dyan. Binlog ko yan. Naked handlebar. Okay, nilagyan natin na ano, filter. Hindi pa naman siya dumudumi. Malinis pa naman, ano. Okay pa. After 5,000 kilometers, check natin yan. Yan, last look. Abangan nyo nalang vlog nito. Mga 2 weeks. 2 weeks ano? 1 to 2 weeks. Ayan, tapusin ko na siguro yung vlog dito. Abangan nyo lang vlog nitong bagong Honda Click natin. Ayan, bago ng ano, chapter no, ng Moto Beast. Bagong motor eh. Alright mga bro, ride safe.